Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta lahat? Welcome back again sa ating channel. At ngayon, nandito tayo sa Tawiran para magawa ng review itong motorsiklo na nasa harap natin. Bali, kasama ulit natin yung tropa natin. Ayan, yung magkuya. Tumutukin na yan dito sa channel natin. So, itong motorsiklo na nasa harap natin ay Mio Sporty na naka BKK Concept. Bali, sa video na to, isa-isay natin yung mga accessories na nakakabit dito para kahit papaano mabigyan kayo ng idea kung gusto nyong gayahin yung gantong concept. So, tatanungin natin siya kung ano na yung mga pinalitan at yung mga dinagdag na dito sa motorsiklo niya para syempre malinaw sa lahat, no? So, umpisa na natin. Tatanungin natin yung tropa natin kung ano nga ba yung concept ng BKK para syempre maliwanagan tayo kung ano nga ba yung pinagkaiba ng BKK concept sa ibang mga concept na motor. Yung concept ba ng BKK, ano-ano yung pinagkaiba niya kaysa sa BKK ibang concept? BKK lang din yun. Thai concept din. Ang ano lang, naka 14 ka na mag. More on yung parts niya, saka mga rare accessories, mga rare, saka mga genuine parts. So, ibig sabihin, more on accessories to. Hindi siya more on yung sa makina na loaded. Full stock lang ang mga... Pero may mga BKK din naman na malalakas ang makina. Pero... Kasi Thai concept nga kasi. Pero pinaka ano sa BKK, mga accessories. Pwede mo isa-isa yun yung mga accessories dito sa motorsiklo mo. Ito kasi ano to, 2015 model, 940. Convert lang yung kahan habang Mio 1, lahat. Mula dito sa ano? Okay. 5BB lahat yan. Bearing, mga inner, lahat kailangan 5BB. Bukod dito sa bearings niya na pinalitan nyo, tapos, ano pa yung ibang mga accessories? Ayan, side mirror, 5BB rin yan. Ito, copy lang to eh. Wala kayong pambili ng mahal eh. Hindi, okay lang naman eh. At least, ang mahalaga, kung ano rin yung pinaka-itsura ng ano, umangkop din. Ano siya, 99% na CNC bolts. Yung mga bolts niya, mga CNC type. CNC lahat. And yung, itong, ano niya, disc brake niya, Brembo yung, ano? Sa 1-2. Ito, naka-quick release. 4-5 din to. Pang malakasan pala, ano? Parang mura na lang ata yan eh. Pagkadating sa ganito, CNC din to? So, button type yan tawag dyan. Itong mga kulay dilaw na to. Oo, buttons yan. Oo. Tapos, yung itong pinaka caliper niya. Pang Mio 1 din. Pang Mio 1. Bali, itong mismong front shock niya, pang Mio 1. Mio 1 din. Same din dito sa pang caliper. Same din sa caliper niya na nakapang Mio 1. Bali, tapos, itong mugs niya, anong ano to? Daichi. Daichi yung brand. Rare na rin yan. Kaya pasok na pasok siya dun sa ganun na concept, no? Tapos yung ganito ba, ano to? Stock o parang may kinonvert ko pa dito sa ano niya? Half and mile lang yan. Dito lang sa kanan ang kinuha ko para yung kaliwa, makakabit ko pa rin, makikita ko pa rin yung milyahe. Okay, so ibig sabihin, gumagana pa rin yung milyahe na. Ayun, yun ang pinakamaganda sa lahat, eh. Para na-monitor pa rin natin yung speedometer. Yung ito rin ba, pinalitan nyo rin itong kanyang milyahe o ito hindi, na talaga? Yan na talaga, pero may nabibili kasi na surplus na yung BKK talaga. Yung parang may apoy-apoy na ano. Galing Thailand talaga yun. Tapos kasama ba yung mga accessories na pang BKK, yung mga handle grip? Yan. Kailangan i-stock handle grip ka. Yung i-stock na ano WR lang yata ito eh. Pero ito i-stock to na nirepaint lang ng black. Ito yung upuan. Kailangan sa BKK walang tabas ang upuan. Tapos naka-cover ka ng 5WR. So ang kanyang shock, ang brand ay YSS G series. So magkano inabot na ito YSS natin? 4,000. Tumataginting na 4,000. Pagdating naman sa mga panggilid, wala namang nabago. Wala namang, nakaano lang to. Takulid right face lang to, naka-lining lang. Pero yung mga karamihan BKK, mga nakapanggilid na talaga. Kumbaga, sa BKK, pwedeng stock lang yung laman niya sa loob at pwede rin na ibahin. Sa BKK kasi tindig yung ano,
Yun ang kagandahan. So ngayon mga master, naintindihan na natin, no? Pagka sa BKK concept, hindi ganun ka essential yung kung kargado ba yung makina mo o all stock lang. So more on pantindigan talaga or pang outer accessories, yung looks, yun yung pinagbabasehan natin sa BKK concept. Sa brakes naman niya, ano naman to? May KTM na brake arm. KTM brake arm. Pagkadating ba sa ilaw ng mga BKK concept, ano ang kailangan? All stock lang din o pwedeng naka-LED? Pwede naka-LED. Pero anong more on ano na? Pang all stock lang din? All stock lang din dapat. So, ayun. Pagkadating sa ilaw ng mga naka-BKK concept, pwedeng naka-LED, pwede rin naka-all stock. Kumbaga, nasa sa inyo na lang yung mga master. Bali, sa muffler niya, anong pinagbabasehan natin? Yung hotdog na heat guard. Ah, okay. Tapos sa pipe, kailangan stock pipe din, pero yung may seat na nakatulad, SIC. Ah. Ito kasi stock lang talaga na 5CL. Ah. Yun, pagkadating sa muffler, ang top priority ay naka-stock muffler, tama, di ba? Tapos ito, naka-hotdog na heat guard. Pagkadating dito daw sa elbow, kailangan halos kailangan naka-titanium type. Kasi ito yung sa pinaka-requirements kapag ka nag-BKK concept ka. Pagkadating sa sukat ng gulong, may limit ba yung BKK? May... Alam ko kailangan mas malaki. Kumbaga, ang sukat sa BKK concept ng mga gulong, dapat mga halos standard. Kumbaga, kung ano yung sukat niya ng pangkasa... 100, ano yata, by 90, ganun. Ah, okay. Kumbaga, more on pang stock lang talaga, that's all, no? So, yun yung kagandahan sa mga BKK concept, mga master. Kasi, pagkadating sa BKK concept, yung gulong niya, kapag ka naka-BKK concept ka, wala ka masyadong alalahanin sa mga lubak. Kailangan medyo standard yung gulong natin, hindi katulad sa mga Thai concept na maliliit yung gulong. At least, sa mga gantong BKK concept, pwedeng-pwede siyang pang-daily. Kahit sa mga lubak, hindi ka masyadong mag-aalala sa mga mags niya. So, para sa akin, goods to goods yung ganitong BKK concept. So, yun. Sana nabigyan ko kayo ng malinaw na explanation regarding dito sa BKK concept. So, kung interesado kayo na mag-build ng ganitong motorsiklo, sana makatulong sa inyo itong video na to. So, maraming salamat ulit kay Master sa pagbibigay informasyon. Yun, nakakailang labas na sa content natin. So, kung hindi siya yung kapatid niya, yan, tuking-tuking na sa ating channel. So, may isa-shoutout ka ba? Hindi alata, ano? Nakakailang motor na yun sila sa akin. Kaya, big shoutout sa kanya. Maraming salamat sa suporta. So, ba may gusto ka shoutout? Shoutout ko lang yung Jukes Motoshop. Ayun. Kami yung... nag-build kasi niyan. Bali katulong niya yung Jukes Motoshop sa pag-build na itong motorsiklo na ito. Pakita mo na lang sa screen. Lalagay ko lang sa screen yung itsura nung pinaka-shop nila at yung pinaka-sticker para kung sakaling interesado kayong bumisita. Ilalagay ko na rin yung address. Meron namang address yun, di ba? Para mabisita nyo yung pinaka-shop niya. So, mayabang. Ayan o. Shout out. Oh. What do you do for a living? Living things. So, ito na yung motorcycle niya. Nagawa na rin natin ng content yan. Na-upgrade lang itong upuan nyo. Nakabalot na stretch beam. So, siguro yun na lahat, no? Maraming salamat sa solidong suporta. Maraming salamat sa panonood. Enjoy the ride. Ride safe. Peace, yo. Alright.